Ohayo gozaimasu! So, good morning po sa inyo. Now, ang gagawin ko ngayon is magluluto ako ng lugaw. Bakit lugaw? Kasi, dala siguro ng kapaguran ko sa work, nagkamali ako yata ng tubig na lagay dun sa kanin namin. So, yun. Ang nangyari, tingnan nyo. Wait. Yung sinaing ko, yan o, yung parabasyaban na, ano, yung parang oatmeal na ewan, yung nasobrahan ko siya ng tubig. So, dahil, syempre, dugot bawis ko ang perang binibili dyan, kami ng asawa ko, ayoko pong magtapon. So, ang gagawin ko, para hindi siya masayang, gagawin ko siyang lugaw. So, yan, meron akong mga chickens. Iba-ibang part siya ng chicken. Lalagyan ko siya ng sangkaterbang luya, sibuyas, bawang. Tapos may natira akong mushroom. Lalagyan ko rin siya ng mushroom. So, yan. Ba't ang dami kong luya? Kasi, actually, kulang pa nga yung luya na yan. Napansin ko kasi yung luya dito sa Japan, hindi kagaya siya ng luya doon sa Philippines na yung konti lang ilalagay mo tapos maano na siya, yung malasa. Dito, hindi siya malasa. Kahit yung mga sibuyas, hindi. Para bang yung aji niya, yung taste niya, hindi kasing strong ng kagaya sa Philippines. So, ayan siya, yung mga ingredients ko. Siya yung asawa ko, kung ano nung ginagawa, pag yasumin, kung ano lang kanya kinakalikot. So, yan. So, ito, now, nagpakulo ako ngayon ng, wait, ng itlog na. So, bubuksan natin siya para isosote ko na yung ating mga pang-sangkot siya. So, yan. So, yan. Lulutuin po natin siya. Tapos later, sana okay naman yung lasa kasi talagang malabsa talaga yung kanin. Alam mo yung parang nasobrahan siya sa pagtubig. Kaya, so later, papakita ko sa inyo yung outcome. Kaya yun. So yan, I'll use olive oil pang saute sa aking tinola. So yan. Yan, may mga garlic ko, instant fried garlic. Yan yung mga basic lang na ginagamit kong pampalasa. Kaya yun. So, dito sa Japan, maraming mga instant na pampalasa. So, itatay ko siya dyan. Yan. So, magsusutay po tayo ng ating lugaw. So, ito yung aking olive oil. Mura lang olive oil dito. Hindi kasing mahal mo sa Philippines. So, yan. Susutay natin siya. Unting oil lang. Para hindi siya yan. So, unahin natin yung siguro unahin ko tong sibuyas. Oh, patay tayo dyan. Wala akong nandaki. Wala akong chicken broth. Nakalimutan akong bumili. So, ang pampalasa ko na lang dito siguro gagamitan ko siya ng patis and what do you call this? Ano pa bang meron ako dyan? Hindi pa kasi ako nakapag-grocery niya at yung nakalimutan ko. So, yan. So, susunod natin tong luya. Huli ko yung garlic kasi ayoko nang masyadong sunog yung garlic. Mapait. So, yan. Kayo na lang magtansya kung ilan ng gaano kadami yung gusto nyo. So, daytay, mga ganun lang siya kadami. So, ayan. Halo-halo mo lang siyang ganyan. Paano ba ako natuto magluto? Bago ako mag-take ng course ng HRM, may idea na ako magluto. Kasi dati, inuutok ko yung lola ko. Pag, nagluluto yung lola ko, tapos gusto kong magkaroon ng pera, inuuto ko siya. So, sinasabi ko sa lola ko, tutulungan kitang mag-iwa, akong maghuhugas, sasama ako sa'yo sa talipapa, ganun. Hanggang sa nakikita ko lang kung paano niya niluluto yung mga
mga basic na putahe. Doon ako nagka-idea. Tsaka nung panahon namin, meron kaming home economics na subject noon sa school namin. So, tinuturuan din kaming magluto, mga gawain bahay. Tapos, I heard nga na hindi nga daw na sinasama yung home economics saka, yung GMRC, good moral. Kasi dapat daw, mga magulang na raw or sa bahay daw yung tinuturo. For me, hindi kasi lahat ng tao may manners. Para sa akin, iba-iba tayo ng mga kinalakihang kultura sa bahay, pagpapalaki sa atin ng mga magulang natin. May napapansin din ako sa mga tao na parang hindi ko naman sinabing hindi maganda yung pagpapalaki ng magulang sa kanila, pero parang ganun na rin. Alam mo yun, yung sa mundong ginagalawan. Kaya pabor ako talaga na ibalik sa curricular ng school yung good manners na yan. At saka, yung home economics. Kasi karamihan na ng mga bata ngayon, yung parang sumasagot sa mga magulang, nagmumura, ang bata-bata pa. Tapos, dala na nga ng hirap ng buhay, masyado tayong nakatutok sa mga trabaho natin. Ayan pala, inad ko pala yung chicken na. Nung medyo nakita kong nag-golden brown na yung tatlo. Yung garlic, sibuyas, saka luya. So, yan. Lalagay mo na yung mga chickens mo hanggang sa mag-brown na siya ba. Yung parang medyo na naluto-luto na ba siya. So, anyways, going back. Yun nga. Kailangan ibalik yung good moral na yan and right kanda kasi meron nga matatanda na parang wala pa rin GMRC sa katawan. Yung parang bang hindi na nila naiisip yung nakakasakit sila, yung mga ganun. Minsan, hindi naman na nila problema yung buhay ng iba, pinakikilaman nila, pinagsisisisa nila. Nasaanin, paano ka pinalaki ng magulang mo, or ano yung environment na pinalakihan mo, mga ganun. Or minsan, yung mga insecurities mo sa katawan mo, papasa mo sa ibang tao, yung mga kakulangan mo, kaya maninila ka ng kapwa mo, pansin. So, yun. So, going back, pabor talaga ako na maibalik yun. Hindi ko alam, may mga ibang school like Christian school, Catholic school na may religion pa rin naman sila. And then, yun nga, hindi kasi lahat ng mga magulang or guardians natuturuan ng tama din yung mga bata kung paano sila maging mabuting tao. And minsan naman, basta iba-iba kasi yung personality natin and paniniwala natin eh. Kaya tigilan din po natin yung pagkukumpara natin sa isa't isa kasi iba yung kinalakihan mo, iba yung mundo mo, iba yung may iba, lumaki ng buo yung pamilya, yung iba hindi. Ako like for example, nilaki ako sa lolo't lola ko, maagang kinuha ni Lord ang aking daddy, ang aming daddy. So, yun, kahit naman hindi buo yung pamilya ko, yung mami ko lang tsaka lolo't lola ko yung nagpalaki sa akin. Kahit medyo rebellious din ako nung bata ako kasi medyo laking kalye ako, yung mabarkada ako, mahilig ako mag-explore. Ayoko, nakukulong ako sa bahay noon. Kaya siguro, hindi lang ako sa books natuto, pati rin sa life experiences, sa mga yung sa labas, natuto ako sa kalye, laking kalsada ako, parang streetwise, parang gano'n. So, anyways, yun nga, tatigilan po natin yung pagkukumpara natin sa isa't isa, kasi magkaiba po tayo. May mga iba kasing tao, masyadong opinionated. Alam mo yung tipong, masyadong pakalamero sa buhay ng ibang tao. Yung masyado nang inoopinyon, bakit ganito si ganyan, bakit nila ginagawa si ganito, ba't nila ginagawa yun, anong ganyan. Kung pwede nalang huwag nalang natin pakialaman. Parang ganyan. May mga iba kasing tao na parang judgmental na, opinionated pa. E sila naman, pag ginawa naman sa kanila yun, ayaw din naman nila. May mga ibang tao din na parang si always tama, si always Mr. and Mrs. Right, parang ganun. Bawal po yun. Para wala na pong gulo, away-away. Kaya ako mas minsan, mas komportable na ako nang ako lang mag-isa. Ito, na-enjoy ko mag-vlog ngayon. Ganyan, pag nababoard ako, hima ako. Kaya magbablog ako, magti-tiktok ako.
Yan, mas gusto ko kasama ko yung mga family ko, ilang closest friends. Ayun. Ayoko nang masyadong parang inaano ngayon yung sarili ko na lumalabas. Kasi para bang, ewan ko, habang tumatanda siguro, paliit na ng paliit yung circle of friends mo. Kasi nakikita mo na ko na talaga yung buhay or ano talaga yung ugali ng mga tao. So yun, ilan lang yung mga friends ko. Marami akong kakilala. Marami talaga akong kakilala kasi friendly ako and madali naman akong makisama sa tao. Pag ayaw ko sa tao, ayoko. I mean, hindi ko ipipilit ang sarili ko or hindi ko ipiplease yung tao at ayoko na yung i-please niya ako kung ayaw niya sa akin. Ganun. Baga, magkanya-kanyang buhay na lang tayo. Ganun. Kasi may mga ibang tao, parang naiinis ako lalo yung parang, kanyari yung favorite color ko is dati pink. Ngayon, medyo na hihiligan ko ngayon yung white, mga skin tone, ganyan. Hindi na, tapos ikaw, kunyari, for example, favorite color mo is blue or purple, hindi mo naman pwedeng ipilit sa akin na blue and purple lang kailangan kong magustuhan. So, parang may mga ganun tao, hindi, kailangan gustuhin mo yung blue. Eh, white nga yung favorite color ko, pink nga, ito't mo pinipilit. Kaya tayo nagkakabulo sa earth. So, yun, going back, ayun pala. So, nilagyan ko siya ng palis. O, di ba? Meron akong patis from the Philippines. So, yan. Makikita nyo. Yan. Pahit ako sa inyo. Eh. Ayan na yung kanyang itsura. Pag medyo nag-golden brown na siya. Sorry, medyo nag-usok siya. Pag medyo golden brown na siya, lalagay, sasangkot siya nyo siya sa patis. So, huwag maraming patis ha. Tansyayin nyo lang din yung panlasa niya. Para kumapit lang yung patis doon sa manok. So, yan. Going back, alam niyo yung feeling ng sign of maturing. Yung tipong pag nag-grocery kayo, mas dinadampot niyo na yung parang mas mura. Kahit ba sabihin mong 10 cents lang or 20 cents pa yung ano yan, yung parang ikinamura. Kumbaga, yung isa 299, tapos yung isa 295. Mas dadamputin ko yung 295 yen. Siguro yun yung sign of maturing, aging, ika nga. Parang natututo ka ng mag-budget. Sabi nga nila, the more mong pinaghihirapan kitain yung pera, the more mong nalalaman yung value niya. Parang ganun. So, parang hindi ka ubus-ubus biyaya, bukas nakatunga nga. Parang ganun. Isa yun sa mga natutunan ko dito sa Japan. Yung paano pahalagahan yung kahit piso nung kinikita mo, kinikita namin mag-asawa. Dati, parang, hindi ko naman sinabing madali lang kinikita yung pera sa Philippines. Para bang, sige lang, hindi ko nararamdaman na, eh hindi, sa sahod naman ako sa katapusan eh, parang ganun. Naamin ko, hindi ako nakakapag-save noon. Tapos pag may mga racket ako, nakakakuha ako ng pera, bili ako dito, bili ako doon. Parang, ang dami-dami kong gamit. Tapos lahat naman yun, pinamigay ko, nasira, ganun. Dito sa Japan, parang, get maaari, ayoko. Dahil nga maliit lang yung apartment namin, ayoko ng marami kaming gamit. Nahihilo ako kasi ayoko din yung marami akong ano, marami akong liligpitin. Parang ganun. So yun, tutuwa lang ako dito sa beef na nakuha ko sa grocery. Sobrang mura na yan, naka-sale siya, 980. Mura na yan ah, 980 yen. Yan, hindi siya yung Japan, yung mga Kobe beef, ganyan. Australian beef daw siya. So pwede na rin siya, hindi, yun naman din ang kagandahan sa asawa. Sa asawa, hindi siya maselan sa pagkain, madali siyang pakain. Kaya ayun, tsaka na-appreciate naman ng aking asawa lahat ng niluluto ko. So, yan. Ngayon, kumukulo na ngayon yung aking sabaw. Itikman ko muna siya kung anong lasa niya. So, yan. Wait lang po. So, yan. Lalagay na natin yung kanin. Madali namang maluto yung ano eh, yung manok. Kaya madali lang siya. Titikman natin siya. Ang isa sa nakinatutuwa ko, may lasa na siya. Nadadagdagan pa natin yung ano. Ano bang idadagdag? Kaya kukunin ko muna yung kanin. So, yan po.
So, ito yung itsura ng kanin ko. Para siyang nagmukhang ano, nagmukhang nandaki. Nagmukhang siyang kakanin. Dalawa pala yung rice cooker namin. Kasi nung pumunta ako dito sa Japan, medyo na homesick ako. So, yung aking naging comfort food is chocolates. Yung mga matatamis. So, nangyari, kakakain ko ng mga matatamis, nag-breakout yung skin ko, tumaba ako. Talaga, hindi ako yung unang mga buwan, months ko dito sa, unang taon ko dito sa Japan, imbis na, sabi ko nun, pag pumunta ako ng Japan, gaganda ako, tsumaka kaya ako dito. As in, dahil ko mga pimples, buti nga ngayon, yan, pa isa-isa na lang siya, nawawala na siya. Medyo nahihiyang na ako. Siguro, nakakapag-adjust na rin yung skin ko dito sa Japan. Tsaka nagtitink ako dun sa nag-share sa akin nung parang yung sa tubig. Sabi niya, bumili ka ng water filter daw sa shower. Sabi. Kasi nga daw, yung tubig sa nandake, tubig sa dito sa Japan, medyo mataas yung contents ng, ewan ko, mga chemicals daw, which is, pag hindi daw, marami kasi dito, mga foreigner na parang nagkakaroon, nagbe-breakout yung mga skin nila. Yung mga Brazil gin nga sa kasama ko sa trabaho. Siguro dala na rin sa mask, sa weather, sa stress, kaya nagbe-breakout yung mga skin ng mga tao dito. Talagang ganun. Hanggang sa makaka-adjust ka. May mga iba pa nga daw, parang nag-hormonal imbalance, parang yung regla nila na de-delay, parang mga ganun. So, yun. Yung iba naman, nag-allergy dun sa mask. Meron akong kasama dun na Brazil gin, parang parehas kami. Parang ang ganda-ganda niya nung una, wala talaga siyang kapimple-pimple. Tapos ngayon, medyo nagbe-breakout yung skin niya. Siguro dala nun sa mask. Kaya yung mask sa kaysa namin, hindi ko na masyadong, hindi ako hiyang, nangangati talaga ako. As in, kahit nga lang sa balbas ng asawa, pag ikikiss niya ako, tutubad ako ng mga pimples, mga rashes, and whatsoever. Kaya inaamin ko, pumangit ako dito sa Japan. Dala na lang ng filter minsan, kaya kala nyo ang kinis, di ba? Pero ngayon, in fairness, talagang, nawala na siya, nawawala. Ay, isa-isa na lang, hindi ko kaya noon. Sobrang dami talaga. Dinadaya ko na lang sa filter dahil, alam nyo na, Instagram is live, di ba? Facebook is live, di ba? Nilalait yung pinakikilaman nila yung mga taong nagpi-filter. Pakialam nyo ba, di ba? Eh, gusto namin, di naman porkit nag-filter, pangit ka, no? Diba? Tsaka kaligayaan nyo ng tao, huwag na po natin pakialaman. Gaya ko, pag nalulungkot ako, isa to sa ngayon sa nagiging kaligayahan ko is mag-vlog, yung kausapin kayo. Kasi mas gusto ko na yung ganito, isa yung lalabas pa ako, ganyan, papagastos lang ako. Dito kaya sa Japan, ang lakas makatukso ng mga bilihin dito. Kasi dahil may pera ka, gusto mo mabili, tapos lang na pag nag-sale sila, mega galore sale talaga. Yun pala mapapayo ko sa inyo. Magpupunta kayo dito sa Japan, huwag kayong, parang, kumbaga, pag nakita nyo na siya nagandahan kayo, bibili nyo agad. Antayin nyo mag-sale. Parang, kunyari, kung kaya nyo namang mag-intay, parang, kagaya namin mag-asawa. Kunyari, pag may nakita kami, kunyari, paano ko ba sasabihin? Kunyari, for example, winter. So, bago yung mga, parang bago mag-winter, yung mga parang damit ng summer, yan, bagsak presyo yan. So, syempre, kunyari, from isang lapad, minsan bebenta na lang nila yan ng 2,000 yen, 1,000 yen, minsan nga makakachamba ka, 900 na lang, mga ganun ba? Sing, maging matalino ka talaga. Parang, although pag binili mo siya, syempre sa next summer mo pa siya magagamit. Parang ganun, okay na rin, di ba? Okay na rin. Pili ka na lang ng maganda na yung style na hindi nawawala sa uso. Huwag kang bibili ng parang, may mga damit kasi na parang ngayon lang siya uso tong taon na to, tong season to, next season hindi na siya uso. So ako, bumibili ako ng mga parang safe na design, na parang mga ganyan. So, yan. Yung ganun-ganun. Same as with winter. Pag malapit nang matapos yung winter, huwag kang bibili ng jacket ng winter season. Bumili ka ng parang bago matapos yung winter. Kasi mahal lang mga jackets, mga pang winter clothes, mga pang lamig. Mas mahaba ang malamig na season dito sa Japan po.
kaysa sa mainit. Pero grabe naman, pag nag-init talaga dito, mainit pa po sa Pilipinas. Sobra. As in times to yata, mamampulang na lang, parang maghuhubad na ako, mainit pa rin. Parang ganun. Nakaka-dehydrate. Kaya maraming ano, nagkaka-high blood po dito dahil sa init ng panahon. So, yun po ang aking ma-advise sa inyo kung gusto nyo maging fashionable, kikay-kikay pa rin nang hindi ka mapapagasto. Sabi nila, uy, ikaw lahat ng gamit nyo branded. Pero hindi nila alam, ganun ang diskarte namin. Sa inaabangan lang namin yung sale. Sa nagdadala lang yan. Tsaka uso din dito, marami din po din dito yung mga magagandang second hand store. Parang okay-okay sa atin, pero medyo level up lang. Kung hindi ka naman maselan, di ba? Kung magaling ka maghanap, hindi ko naman binibili yung mga napaggamitan eh. Marami kasi dito sa Japan, dahil nga mabilis ang fashion dito, madaling magsawa ang mga hapon dito. Or, for example ako, maghahanap ako sa mga second hand store nang hindi ko naman siya binibili nang talagang literally second hand siya. May marami kasi sa mga second hand store, yung para bang ano, yung mall display, yung parang, ito yung last piece na mall display na hindi na benta, may mga tag price pa. So, bago pa rin siya. Hindi naman siya literally na parang ginamit na ng iba. May mga ganon. Pero ako kasi, ganon yung hinahanap ko, binibili ko madalas. Yung parang mga mall display. Parang ganyan. So, yung makakatipid ka, kumbaga parang magugulat ka. Kagaya ng isa yung pinost ko, yung nabili kong jacket. Kumbaga, pag dinilim mo yun, pag pinahulaan ko ngayon sa friend ko, sabi niya, mga dalawang lapad yung ano mo, no, jacket mo. Nagulat siya, sinabi ko, wala pang sengin to. To sabi niya, well, hindi nga sa mo, magaling talaga akong ganun. Magaling ako sa ganun. Maghanap sa mga second hand store. Or swertihan lang din. Kasi hindi lagi na pag pumunta ka sa second hand store, may maganda kang item na makukuha. Yung mga LVs, branded. Yun naman din kasi ang kagandahan dito sa second hand store sa Japan. Yung mga branded dito, para sa kanila, wala lang. Yung mga Louis Vuitton, wala lang. Madaling magsawa kasi ang mga hapon. Kaya nga diba nakabili ako ng mga Burberry ko na scarf, mga Gucci ko na bags. Sa mga second hand store ko lang yan nabili. Kasi naisip ko, ba't ako bibili ng super brand new, as in first hand, kung makakahanap naman ako sa second hand store na parang hindi naman nagamit. Hindi kasi nag-hoard ang mga Japan sa fashion dito. Wala sa kanila yung mga brand, hindi kagaya sa bansa natin, medyo big deal, social ka talaga pag nakaganyan dito. Normal lang, kahit normal ka lang na employee, makakabili ka ng Louis Vuitton. So ako, dahil super mega practical din kasi ako, hindi mo ako mapapabili talaga ng brand new or first hand na Louis Vuitton. Siguro, bibili ako yung Speedy. Tapos, palalagay ko yung pangalan ko. So, parang mga pag 40 years old na siguro ako. Parang mas gugustuhin ko pang mag-invest sa alas kaysa sa mga ganyan. So, anyways, going back. Ito na po yung aking lugaw. Papakita ko sa inyo na. So, sana ano na siya yung okay-okay. So, yan na siya. Oh, diba? Medyo na remedyan natin. So, yung itlog ko, siguro luto na yan. Papatingnan natin siya. So, ilagyan na yung moment na ilalagay mo na yung mushroom. Yung mushroom po. So, yan. So, yan. So, medyo kumukulo na siya. That's the time na ilalagay ko na yung mushroom ko. Tsaka, nag-ano din ako ng, ano bang tawag dyan? Parang siyang spring onion na malaki. So, yon onion, ano ba siya? Basta yung sani yan. Nakalimutok yung tawag ni. So, yan. Lalagyan mo siya para meron ka namang gulay. So, yan. Hahalo-halo mo siya. So, dadagdagan ko siya ng patis and konting salt and pepper. So, para medyo magkaroon din siya ng aromatic, tala. Aromatic taste, yung natitira kong garlic powder na nabili ko sa Caldi. Ano to yung mabenta to eh. So, yan. Garlic, fried garlic. So, yan. Instant na siya. Yan. Yan, diba? Aromatic siya. So, mabenta to. So, yan. Lagay ko siya para magamit natin. So, yung Caldi dito, yan yung dyan kung makakahanap ng mga, yung galing sa mga Thailand, Vietnam, Korea, mga ganun. May mga imported ba? May mga patis doon ka makakuha ng mga parang munggo,
mga pang-bake, mga Korean ano, Korean and mga Thai, mga spices sa mga parang kare, mga ganun. Iba-iba. Mga imported ang mabibili mo doon. Mura lang. Dito kasi sa station namin meron kaming Caldi. So yan, sikat yan dito yung Caldi niya. Ang kilala yan dito. So yan, lagyan ko siya ng salt. Kunting salt to taste. Kasi may patis na eh. Pero mas more on sa patis ka para magkaroon ng parang fishy taste. So yan. Tapos lagyan ko siya ng kunting garlic powder para mag-garlic siya. Garlic powder, kunti lang. Tapos pepper, salt and pepper. Yan. Kung na magtatan siya ng taste mo, kasi may mga iba-iba tayo ng panlasa. Lalo na yun nandito ako sa Japan, parang yung panlasa ko, medyo bumaba. Yun yung sinasabi nila, na kalaunan. Dati may mga Japanese food na pag unang mong try, lalo na yung mga miso soup, yung mga pagkain nilang medyo bago sa'yo. Sa panlasa mo, hindi mo siya magugustuhan. Tapos pag nagtagal ka na dito sa Japan, dan, para bang magugulat ka, hinahanap-hanap na siya ng panlasa mo. Tapos sabi nga nila sa akin, pag daw nakauwi ako sa Pilipinas, medyo maninibago daw ako. So yun ang abangan nyo sa vlog ko. Pinaka-excited ako sa lahat, yung mayayakap ko yung anak ko. Ano ba yung una kong mararamdaman kapag nakita ko siya after... Hopefully talaga this year makauwi na ako pag nabigyan na talaga ako ng medyo mas mahaba-habang visa at nakabuelo-buelo na. Kaya yun. Yan, nagkakalasa na siya. Parang na shots, lalagyan mo siya ng itlog. Lagyan mo ng konting patis pa. Perfect! Tapos lemon. Yung lemon pala namin ganito. So, ganito yung ginagamit naming lemon dito. Wala kasi kaming kalamansi. So, ito yung parang kalamansi naman dito, lemon. And ang katuwaan dito, ito yung bilin nyo pag nandito kayo. Dito kasi sa Japan, parang laging ang busy yung mga tao sa work. So, as much as possible, yung mga gamit dito, electronics, ultimo sa pagkain, everything, lahat parang mabilisan. Mendoksay sa kanila. Kumbaga, parang jikan kakaru, kakain ng oras sa kanila pag hindi instant. Parang minim minamaximize nila yung time nila. So, yun ang isa sa matututunan mo yata dito sa abroad. Ewan ko, dito kasi sa Japan, ganun yung napansin ko. Parang namamaximize mo yung time mo. Parang sa within isang oras, ang dami mong nagagawa. Or siguro ever since din, no, nasa Philippines ako, may personality ako na Aussie. Konting Aussie ako. Organized. And talagang pag may tinarget goal ko, nakaganon ako. Wala akong tinitingnan dito. Ito yung gusto ko. Pag ito yung gusto ko, yun lang ang gusto ko. Walang makakabulong sa akin na kumaliwa ka, kumanan ka. Decided talaga ako. Ever since ang bata ako, ganun ako. Kaya yun. Kaya madali ako magsawa. Parang kunyari, pag natutunan ko yung isang bagay, parang madali ako maboard. Kasi pag natutunan ko na siya, naghahanap na ako ulit ng ibang pagkakahiligan ko or pagkakaabalan ko. May ganun po akong personality. Siguro nga, Aussie din ako. Parang obsession, compulsive ba yung tawag dun, psychological. So yun, hindi naman siya yung literally meron akong sakit sa otak, no? May mga kanya-kanya tayong Aussie sa katawan and level, ika nga. So yan, malapit na siya maluto. So yan, so ito na siya. Tapos mamaya, papakita ko po sa inyo yung outcome ng aking lugaw. So yan, luto na po siya. Yan na po siya. Papakita ko sa inyo yung result niya. Yan. Tara! So, yan. Nagprito ako ng yung parang turon ko noon. Kaya lang medyo na ano siya. Sunog yata yung ano, asukal. So, yun kasi ngayong mantika din siguro. So, yan siya. Sarap nga. Siyempre, kailangan may presentation para masarap kainin. So, yan. So, good vibes lang po tayo. So, thanks for watching. O, diba? Hindi siya nasayang. Magiging food pa siya. So, yun. Bawal magtapon ng grasya. Saka, kaya tayo binibless ni God para maging blessing sa ibang tao. So, sinishare ko lang sa inyo yung thoughts ko dahil hima ako. So, yun naman. Sige po. God bless po sa atin. Subscribe!